ang labas. May puntin tayo dyan. Makakarami kang puntin dyan. Ayan mga kabrada, isang magandang araw uli. Meron tayong gagawin ngayong isang sasakyan, Tamarov FX. Ito po yung nagsusunog ng voltage regulator. Ayan. Ayan o. Chichikin natin kung bakit nagsusunog. Papanda rin natin. Chichikin natin yung kuryente. Dalawa po kuryente niyan. Ayan o, kung inyong nakikita. Isang galing sa susi, isang live. Ayan. Nagsusunog yung regulator. Chikin natin kung ano ang naging damage, kung bakit nagsusunog. Ganto na nagda-direct niya mga kabrad. Yan kung inyo nakikita. Yan direct. Titingnan ko kung gaano kalakas yung nalabas na automatic. Ayan, nalabas po yung automatic. Titingnan natin kung bakit nagsusunog. Kasi pag binumbayan, pag lumakas ng gusto yan, ibig sabihin may sira ang alternator. May puntin dahil siya. Ayan, tingnan nyo, hindi normal yung bigay ng kuryente. Ayan o. Ayan o. Ayan po ay 24 volts yung bumbilyang yan o. Pag pinirit ko, halos nagiging 36. O yan o, yan o. Okay, may damage ang alternator. Ating babaklasin. Okay. Ating plus dito, walang ano eh. Pag tayo nagtatanggal ng alternator, tanggalin natin isang linya ng battery. Ayan. Baklasin natin yan, 450. Babaklasin natin ang alternator. Titingnan natin kung ano ang damage sa loob ng alternator. Hindi normal yung labas ng kanyang automatic. Napakalakas, halos nag 36 volts. Okay, ito na. Atin ang bubuksan. Ito'y Toyota lang itong alternator na ito. 7K boss, ano? 5K. 5K. Ayan, Toyota Tamarov FX. Yan mga kabrad. Ako'y dinayo pa nito. Galing pa ng Mindoro yan. Ano? Mindoro Grand Hotel. Naputol ang dulo ng aking Phillips screw. Palpak. May hindi nag-over, naglubo yung baterya mo. Lagarin mo yan. Okay, titingnan natin yung loob nito. Kung bakit siya ay nagsusunog ng voltage regulator. Itong alternator na ito yung 65 amperes Toyota. Okay, yan na, nakalas na natin. Kumpirmado nga boss, diode and diferensya.
mga brad, aking binabaklas diode on diferensya. Ipapakita ko sa inyo kung paano magtesting ng diode. Tanggalin muna natin yung mga koneksyon ng rewind. Yan, ganyan na yung pagtanggal niyan. Kahit wag na nating pasuin ng panghinang, natatanggal naman yan. Sa mga hindi pa nakaka-experience o kaya madanasan nyo na nagsusunog ang voltage, pabuksan nyo po yung alternator nyo, pacheck nyo. Pagka ganito mga 65 amperes, pag nagsusunog yung voltage at nakakabit naman yung pinaka-main power ng battery, pabuksan nyo po ang inyong mga alternator. Chikin nyo, yan po ay may pundin diodes kaya nagsusunog ng voltage regulator. Papakita ko sa inyo kung paano mag-testing at paano hanapin yung diode na sira. Okay, nakalas na natin yung diode. Yung mga kaprad, marami pong dahil ang pagsusunog ng voltage regulator. Isa na yung pag hindi nakagamit yung main power dito, yung pinaka-battery ng alternator, nasusunog din ng voltage. Itong pangalawang ito, ito naman ay sa diodes naman ito. Kaya nasusunog ang voltage. Bago yung voltage, pati yung original ay sinunog. Ayan. Ganito po nagtitesting yan. Yan mga brad, ito yung mayari. Siya yung nagpapagawa. Papakita ko sa inyo kung paano mag-testing ng diode. Ayan. Ayan po ang diode. Ito yung ground. Lalagay natin doon sa poste. Ground po yan. Titestirin natin yan isa-isa. Ayan. Ayan. Wala pong umila. Wala. Ayan o. Ngayon babalik na rin natin. Ito naman ang ililipat natin doon. Ayan. Titestingin natin. Ayan. Umilaw, ibig sabihin niyan buo. Yan. Buo po ang negative. Ayan o. Oh. Yan. Oh, yan. Pagka sa positive naman, dito naman tayo maglalagay ng kuryente ito. Ito yung galing sa ground. Yan. Titestingin na naman natin. Ayan. Sa dalawa, tatlo. Ayan, walang umilaw. Pipigitin natin. Sa dalawa, tatlo, bastid lahat boss ang positive. Ayan ah, pundi lahat ang positive. Ayan oh. Kaya nagsusunog ito ng voltage. Ayan oh, kung inyong nakikita oh. Ayan, kita ba ito? Ayan oh. Pundi lahat ang positive boss. Ayan oh. Ayan. Papakita ko po sa iyo kung bakit pundi. Ayan o. Full bus ho yan. Ayan o. Ayan o. Tinan nyo ha. Ayan o. Ayan o. Full bus na yan. Ayan o. Ayan. Ayan o. Wala na kong kontak yan dyan. Ayan lahat. O. Ayan o. O. Tatlong
diode na positive ang ating papalitan. Yan, oh. Yan, kung inyo nakikita, tatlo yan, oh. 1, 2, 3. Walang problema ang negative. Dito naman natin makikita yan, boss. Ayan. Yan. Negative. Na-spark naman yan. Yan o. Yan o. Lipat natin. Ayan. Ayan o. O. Ibig sabihin yan buo. Na-spark eh. O. Ayan. O. Dapat tumikit down. Ayan o. Sabihin, may damage din ng isa na wala. Ang gagawin natin dito, boss, sira na rin pala. Papanta na natin lahat ito. Kasi pag pinlanta natin yung positive, eh baka bumigay naman yung negative. Papanta natin lahat, sabay-sabay na. Yan mga kaprad, bali tatlo lang ang diferensya. Gagawin ko ng 6. Papaltan ko ng lahat. Kasi inaano ko, pag pinuntan ko ng positive lamb, baka naman bumigay yung negative, kaya 6 na ang papaltan ko, lahat na. Okay, bibili tayo ng dayod. Tatanggalin muna natin yung mga hinang. Convert na natin sa dayon. Ang gagawin natin dyan ay kukutkutin natin to. Yan. Kasi may pintura yan. Hindi didikit yung tingga dyan pagka hindi natin ito nilinis. Lilinisin natin yan, malinis na oh. Kabilaan yan, lilinisin natin. Atin tatanggalin yung mga dating diode. Yan, and po ay pinapasok ng apoy. Yan, panoorin nyo kung paano magtanggal yan. Ayan. Ganyan po ang ginagawa niyan. Yan, kailangan tanggalin yung dating diode.
Yan, pag natanggal na natin yan, lagyan natin ang soldering paste. Yan. Yan. Saka natin lagyan ng tingga. Yan natin papatayuin yung diode. Ayan, nalagyan na natin ng tingga. Yung kabila naman ang ating lilinisin. Ganun din ang ating gagawin. Iinitan din yan. Ayan, nalinis na rin natin. Lalagyan na rin natin yan ng tingga. Kung inyong nakikita na may tingga na yan, yan na may tubig. Tubig daw ko rin. Unahin natin yung negative. Ay, ito yung negative niya, ang kaliwa. Ayan. Pag tayo naglalagay ng diode, mahina ng apoy. Kailangan mahina lang ang apoy. Kasi pag nasobrahan sa apoy yan, nalo na bitaw yung diode, nasisira. Okay, ayan. Kita nyo naman, dumikit na yung negative. Tubig lang po yan, aking ibinubos na yan. Okay, sa positive naman tayo. Negative, ayan, may guhit na itim. Ito man yung positive, may guhit na pula. Ayan. Ayan yung positive na diode. Atin naman ilalagay. Okay, atin na rin ipapatong.
Okay, ayan, dumikit na. Okay, kung inyong nakikita, ayan, kung inyong nakikita, nakalagay na lahat. Ayan. Ayan, ang bawat dulo naman yan ay ihisinang natin doon. Ayan. 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 Madali lang pong matutunan magpalit ng diode. Ayan. Ah, itong wire na ito, itong linyang ito, ito yung papunta ng automatic. Papunta ng neutral. Bago natin ihinang, atin munang titistingin. Una natin ang positive. Ayan. 1, 2, 3. Ayan, meron lahat kontak ang positive. Pipihitin natin. 1, 2, 3. Okay na, buo lahat ang positive. Ayan, sa negative naman tayo, dito naman tayo sa posting ito. Ayan. 1, 2, 3. Okay, buo na rin. Okay na, buo na lahat. Atin ang ihihinang. Okay. Bago natin ihinan, lagyan mo natin ang soldering paste. Ito yung tinatawag na soldering paste. Yan, hindi na dikit yung hinang pagka walang soldering paste. Okay. Ito ba? Sisiguruhin natin nakadikit ng husto ito, magandang paghahinang. Ibang klase yung experience ito ni boss. Nagulat siya at nasusunog ang voltage. Pinalta ng bago, sunog din. Aking chinek. Sobra ang labas ng kuryente. Walang control. Sira kasi ang mga diode. Ngayon ka lang naka-experience niya, boss, ano? Nagsusunog ang voltage. Nasa loob ng alternator sila, ano? Tapos pag ano, sa Manila, pag sila alternator, palit na.
Pinoy tayo, Pinoy. Okay, atin ang ibabalik yung ating mga binaklas. Ayan. Ibabalik na natin sila. Soldering paste para dumikit ang hinang. Kailangan siguraduhin yung nakahinang, kasi pag mayroong isang wire ditong hindi nakahinang ay hindi ho natin mapapacharge. Nakahinang na lahat. Checkin natin kung talagang totoo. Okay, nakahinang na lahat. Okay, nakahinang na lahat. Ayan o. Oh. Okay, atin ang simbolin. Okay, atin ang simbolin. Yan, ganyan na nag-assemble niya, mga kabrad. Okay, nalabas na. Simple na nag-assemble niya, no? Yan, ganyan lang. Saka natin talaga ito. Huwag niyong kakalimutan itong dalawang fiber. Ayan. Ayan, may dalawang fiber yan dyan. Protection yan sa positive. Para hindi mag-ground. Okay, naikasa na natin. Mayroong fiber yan dito, dalawa. Ayan. Ito yung sa main power. Ayan.
Meron yang condenser. Yan. Simple lang magkawa ng alternator. Okay. Lalagay natin ang tatlong tornilyo. Nasaan yung aking... kailangan pupukin natin to ng kapiraso. Yan. Atras natin yan para pag kabiton hindi masikip. Kapapil lang. Atras natin ang kapiraso yan. At titestingin na natin kung totoo na yung aking ginawa. Agad doon lang nagtitesting yan. O yan. Ayan yung pail. Ito yung earth, ground. Ito yung automatic stator. Yan. Pail, ground, stator. Balik tayo natin. Yan. Yan pa rin yan. Ground, pail, stator. Meron rin contact yan. Ano? Okay. Ikakabit na. Yung mga kabrad. Yan ang alternator ng Toyota. Yan. Oh. 12 volts, 5K. Okay, kasa, kasa. Ito yung pwede pa ito, boss. Pwede pa ito. Tatlong tornilyo lang ang kinalas dyan. Isang sabat, center bolt, isang adjustment, saka isang tornilyo sa pinaka main power, battery. Naikabit na yung alternator. Atin ang titistingin. Atin ang papaanda rin. Yan boss, atin mo ang labas niyang kuryente. Ayan, yan ang normal. Oh. Kanina halos 36 volts ang labas eh. Kaya sunog yung ano, yan. Yan ang normal na. Ayaw mga kabrad, naandar na yan. Normal na yung labas ng automatic, yung neutral. Ayan o. Oh. Kanina pagkalakas-lakas ng 36 volts. Ayan, kahit anong bumabog, ganyan na lang yan o. Oh. Okay, lalagay na natin dito. Ayan, bago yung voltage na susunog o nag-overcharge kasi patay yung tatlong diodes. Walang control.
Ayan, ayan ang labas niya. Oh. Ayan, oh. Mild na mild. Oh, ayan, oh. Normal, normal. Normal na. Ayun mga brad, okay na ito. Ayan, ito ay galing pa ng Mindoro. Ayan, oh. Mindoro Grand Hotel. Ayan. Meron pa siyang dolphin. Dolphin, dolpino. Ayan mga brad, ito ay tapos na. Isa na namang alternate na ating ginawa. Pilatan lang natin ang diodes. Ayan mga brad, thanks for watching.